Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko inaasahan na magiging maayos ang lahat sa amin ni RB. Akala ko talaga may ginawa sa kanya si Papa. Nako talaga, kung may ginawa sa kanya si Papa, bugbugin ko talaga yung Papa ko. At saka, masaya ako kasi tanggap ni Papa kung ano ako at kung ano ang gusto ko. Kaya nga nung may dumating kami na kasambahay na may malulusog na pakwan, di na ako kumontra pa. Kasi para naman sa kaligayahan ni Papa yun eh. Pero duda ako kung kasambahay ba talaga yun. Pero okay lang. Di ko naman kayang ibigay ang pangangailangan ni Papa. Siyempre, bata pa si Papa. Nanlalaban pa rin yun. Ay nako. Kaya nga, eto. Pagkatapos naming makakain, kinausap agad ako ni Papa. Isinama niya ako sa kwarto niya. Tristan, anak, wala ka bang lakad? Wala ba kayong pupuntahan ni RB? Tanong ni Papa, kaya ito. Inisip ko munang mabuti. Papa, wala naman. Bakit po? Tanong ko kay Papa. Mamasyal muna kay ni RB. Mag-date kayo. Tapos, doon ka muna sa kanila matulog mamayang gabi. Wika ni Papa. Tapos binigyan niya ako ng pera. Wala naman, Papa. Bakit ka ganyan ka-supportive sa akin? Wika ako kay Papa. Siyempre, love kita. Sige na, malis na kayo. Magpakasaya kayo. Wika ni Papa. Siyempre, ang saya ko. Pagtalikod ko nga, pinalo pa ni Papa yung pet ko. Medyo kumirot. At eto, nilapitan ko agad si RB. Paglapit ko, inaya ko na agad si RB na mamasyal sa labas. RB, tara sa labas. Mag-date daw tayo, sabi ni Papa. Bika ako kay RB. Hala, ang bait naman ng Papa mo. Pero parang alam ko na kung bakit niya tayo pinapaalis. Nako, delikado ang kasambahay niyong bago. Bobombahin niya ng Papa mo. Uy ka ni RB. RB, hayaan mo na si Papa. Malaki na yun. At saka, baka kapag di tayo umalis baka tayo ang bombahin ni Papa. Uy ka ako. Sa bagay, tama ka Tristan. Baka tayo ang pagdiskitahan ng Papa mo. Tara na, umalis na tayo. Uy ka ni RB. Kaya eto, nagpaalam na kami kay Papa. At sa itsura ni Papa, ngiting tagumpay eh. Nakakabad trip yung mga ngiti ni Papa. Halatang may gagawin na kababalaghan. Pero okay lang. Malaki na ako. At oras naman na sumaya si Papa. Kaya kung anong gusto niya, di ko hahadlangan. Kaya eto, lumayas na kami ni RB. Pagkalabas pa nga lang namin ng gate, sinara na agad ni Papa ang pintuan. Tapos pati bintana ng kwarto niya nakasarado na din agad. Ay nako, kawawa naman yung bagong kasambahay. Durog ang pakwan. Tristan, ayos din ang Papa mo, no? Mabait pala si Tito. Kasi nung bata tayo, lagi ako natatakot sa Papa mo. Kasi naman,
Lagi niyang pinapakita yung malaking ahas na alaga niya. Wika ni Arby. Siyempre, bata pa tayo nun. Ako nga din natatakot dun eh. Pero, alam mo Arby, masaya ako. Kasi, wala nang hadlang sa atin. Wika ako. Eh, Tristan, paano na yan? Saan tayo pupunta ngayon? Saan tayo magde-date? Wika ni Arby. Napapaisip din tuloy ako kung saan kami pupunta. Si Papa kasi, pabigla-bigla. Tristan, alam ko na kung saan. Tara, sumama ka sa akin. Wika ni Arby, tapos ito. Hinawakan niya yung kamay ko at naglakad kami patungo sa isang direksyon. Parang alam ko na kung saan kami patungo. Bakit kaya naisipan ni Arby na dalahin ako sa lugar na yun? Kinakabahan tuloy ako. At eto, tama nga ako. Pagpasok namin sa simbahan, naupo kami. Sobrang tahimik at ang tanging maririnig mo ay ang paghuni ng mga ibon na tila ba nag-aawitan. May ilang mga tao sa loob na tila ba nagdarasal. At kami ito, magkatabi sa upuan. Kakaiba talaga yung pakiramdam ko ngayon. Parang may mangyayaring maganda. Tristan, naalala mo pa ba dati nung maliliit pa tayo? Dito tayo unang nagkakilala. Dito nabuo yung pagkakaibigan natin. Wika ni Arby. Oo nga eh. Tapos, kumukuha tayo lagi ng ostya at wine. Kaya lagi tayong napapagalitan. Pero, alam mo Arby, ang pinaka di ko makakalimutan kapag nag-aaway tayo. Asar talo ka kasi nung maliliit tayo. Wika ako. Uy, hindi kaya. Ikaw kaya yung asar talo dati. Tapos, nauna ako magpatuli sa'yo. Kasi natakot ka. Umuwi ka. Iniwan mo ako. Duwag ka kasi. Uy ka ni Arby. Eh, kasi naman. Nakakatakot. Bakit ba kasi sa pukpok tayo magpapatuli? Buti na lang at nauna ka. Kaya tumakbo na ako pa uwi. Wika ako naman. Naman, duwag ka kasi. Tapos nung gumaling na yung tuli ko, lagi mong tinitingnan. Ay nako, nalala ko pa yun. At kapag nakakatulog tayo sa bahay-bahayan natin, may ginagawa ka. Alam ko yun. Kunwari lang ako natutulog pero gising ako nun. Wika ni Arby. Ewan ko sa'yo, Arby. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Wika ako. Pero, totoo lahat ng sinabi ni Arby. Nakakahiya tuloy balikan ng nakaraan. Ang daming kalokohan. Kaya, eto, nung matapos namin balikan ng nakaraan, inaya ako ni Arby na magdasal kasi daw, ang dami na daw namin kasalanan. Kaya, eto, lumuhod kami pareho. Pinagdasal ko na sana maging maayos ang lahat. Na sana maging masaya na kami ni Arby. Yun lang naman ang gusto ko. Ang maging masaya kami at di na siya muling mawala sa tabi ko. Medyo napahaba nga yung pagdadasal ko eh. Kaya eto, matapos ako. Aba, si Arby, nakapikit pa din at nakaluhod. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Kaso, parang may mali. Kasi naman, bakit humihilik si Arby? Arby? Arby, uy, gising na. Wika ako.
Tapos natawa ako bigla kasi naman, nakatulog na talaga si Arby. Napakaloko eh. Akala ko pa naman eh, taimtim ang pagdadasal niya. Natutulog na pala. Tristan, napasarap yung pagdadasal ko. Pakiramdam ko nga eh, nakarating na ako sa langit. Wika ni Arby. Kalokohan mo, Arby. Tara na nga. Doon muna tayo sa bahay ng lolo mo. Wika ako. Kaya ito, patungo na kami sa bahay ng lolo niya. Nakakainis lang si Arby habang naglalakad kami. Kasi naman, napaka-epal eh. Ang harot-harot. Gustong magpahalik sa pisngi habang naglalakad kami. Eh di naman pwede kasi baka may makakita. Tristan, kung mahal mo ko, halikan mo ko kahit may makakita sa atin. Wika ni Arby. Arby, alam mo, papansin ka. Wika ako. Tapos, bigla na lang akong hinalikan ni Arby. Nagulat ako. Sakto kasi sa labi ko yung halik niya. At matapos ang mabilis na halik na yun, napatingin ako sa buong paligid. Buti na lang at walang nakakita. Ay, mali ako. Meron palang nakakita. Yung batang nagtitinda ng suman. Nakita niya kami. Naku naman. Tapos si Arby patawa-tawa pa. Nakakainis. At eto, lumapit yung bata sa amin. Mga kuya, bilhin na kayo ng suman para di ko ipagkalat ang nakita ko. Wika ng bata. Grabe, sa pilitan, may halong pagbabanta pa. Kaso, natawa ko bigla kasi naman si Arby. Eto, hinila yung patilya ng bata. Ay nako. Bahala nga sila sa buhay nila. Basta ako, eto. Pumasok na ako sa bahay ng lolo ni Arby. Nasa tapat na kasi kami ng bahay ng lolo niya. At si Arby, ayun, nakikipag-away sa bata. Subalit nagulat ako nang bigla akong tawagin ng lolo ni Arby. Sino kaya yung kasama ng lolo ni Arby? Bakit ang sama ng tingin niya sa akin? Bakit parang galit? Sino siya?